Tatalakayin po natin ngayon ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Basahin po natin ang nakasulat sa unang Pedro, kabanatang 3, talatang 15. Igalang niyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin niyo ito ng mahinahon at may paggalang. At sa aklat po ng Marcos 5:18-19, nakasulat naman, nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, "Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo." Halimbawa, sa kang doktor na nakatuklas ng gamot sa kanser, hindi mo ba nanaisi na malaman ng lahat ang iyong natuklasan? Hawak mo ngayon ang isang gamot sa sakit na mas malala pa sa kanser. Nasa iyo ang kalutasan sa kasalanan. Ang pagtuturo ng pagpapalaganap ng mabuting balita ay ang pagbabahagi sa iba ng tungkol sa solusyon ng Diyos sa kasalanan. Upang maging handa tayo sa paggawa nito, kailangan natin matutunan kung paano maging saksi, gumawa ng mga disipulo, at paano magbigay ng patotoo. So ang tanong, paano maging saksi? Ang saksi ay nagsasabi ng katotohanan at tawang katotohanan lamang tungkol sa kanyang nakita, narinig o naranasan. Tinawag tayo bilang mga saksi para sa Diyos upang ipahayag natin ang tungkol sa mga ginawa niya sa atin at sa pamamagitan natin. Bilang mga saksi, ang buhay natin ay dapat nagpapatotoo sa kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Tayo ay mga saksi at magagawa lang natin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Atin pong basahin na nakasulat sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 1, Talatang 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng banal na Espiritu. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So, paano magdidisipulo? O paano magdisipulo? Nagsisimula tayong magdisipulo kung ating naipapakilala sa mga tao sa Yesus at natuturuan natin silang sumunod sa mga utos ng Diyos. Sa Mateo chapter 28 verses 19 to 20 nakasulat, "Kaya't humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon." Bili naman po ni Pablo kay Timoteo na ang lahat ng kanyang natutunan ay dapat niyang ituro sa ibang mga tao na magtuturo din nito sa iba. Ito ang tinatawag na pagdidisipulo. Sa aklat ng 2 Timoteo chapter 2 verse 2, mababasa po natin, "Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba." So, ang tanong, paano magpatotoo? May kapangyarihan ang ating pagpapatotoo o pagkukwento ng ating buhay kay Kristo. May tatlo pong bahagi ito. Ang una, magbigay na maikling paglalarawan ng iyong buhay noong wala ka pa kay Kristo. Ang ikalawa, ipaliwanag kung paano ka nakarating sa punto ng pagsuko ng iyong buhay kay Kristo. At ang ikatlo, malugod mong ilarawan ang iyong buhay ngayon si Jesus na ang iyong Panginoon. Atin pong basahin na nakasulat sa Aklat ng Pahayag 12:11. Nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos at buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kapatid, kaibigan, ang buhay mo ba ay isang saksi para sa Diyos? Handa ka bang magbigay ng sagot para sa pag-asang dala ng iyong kaligtasan? Kapatid, humayo ka at gumawa ng mga disipulo. Nawa po may natutunan tayo sa ating maikling pag-aaral. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Glory to God.